Hindi siya umimik pero naramdaman ko ang titig niya. Nagpatuloy ako sa pagsasalita. Gustong gusto ko siya makita. Gustong gusto ko sabihin sa kanya na okay lang kahit kaming dalawa na lang. Na hindi ko kailangan ng marangyang buhay. Basta lang kasama ko siya. Magiging masaya at kumpleto na ang buhay ko. Pero minsan naiisip ko rin na okay na kung patay na rin siya. Dahil sigurado ako masaya na siya kasama sa tatay. Pero sa isang banda, umaasa pa rin akong buhay pa siya at tinahanap din niya ako. Na sana isang araw bumalik siya gaya na ipinangako niya. Nakukunin niya ako kina auntie. At magkakasama kami. Ulit. Nagbaraan lalamunan ko dahil sa pinipigil na luha. Tumingala ako para mapigilan ang pag-agos nito. Pasensya ka na. Ngayon lang kasi may nagtanong sa akin kung miss ko na nanay ko. Sabi ko nang makitang titig na titig pa din siya sa akin. Naramdaman ko na lang na umisod na pala siya palapit sa akin at hinimas ang likuran ko. Lalo ako napatingala dahil para na naman ako may iyak. Pinalo ko ang balikat niya. Ikaw, pinapaiyak mo ako ha? Mayo ka nga. Sabi ko at umambang itutulak siya pero naiiling na tinitigan lang niya ako at maya-maya kinabig palapit sa kanya. Parang umurong ang luha ko sa mga mata ko pero saglit lang iyon. Madilim dito. Wala makakakita sa iyong umiiyak. Sabi nito, eh anong tawag mo sa'yo? Gusto ko sana siyang itulak palayo pero nang maramdaman ko ang yakap niya ay naguunahang pumatak na ang mga luha ko. Ngayon ko nararamdaman ang labis-labis na pangungulila sa mga magulang. Matagal-tagal rin ako umiyak sa dibdib niya. Hinahaplos niya ang buhok ko at nararamdaman ko pa. Minsan, ang lalong paghila niya sa akin para mas mapalapit sa katawan niya. Hindi na siya nagsalita kanina at tinayaan lang akong umiyak sa dibdib niya. Isang bagay din ang nakumpirma ko ngayong gabi. Nahulog na nga ako sa kanya. Napalunok ako at kumala sa yakap niya. Hindi ako makatingin sa mga mata niya. Feel better? Tanong nito. Tumango ako at napayo ko. Naramdaman ko na naman na hinawakan niya ang baba ko at iniharap sa kanya. Nagtama ang paningin namin. Ngumiti siya. Don't think too much. Sabi nito at pinisil ang baba ko. In God's perfect time, magkikita rin kayo ng mommy mo. Tumango ako at ngumiti rin. For the meantime, sabi nito at tila nag-isip. Focus on your studies, lalong-lalo na sa math. Nakangising sabi nito. Inawi ko ang kanyang kamay na nakahawak sa baba ko at inarapan siya. Natatawang hinuli naman ulit nito ang kamay ko at ikinulong sa mga palad. Napalunok ako at natulala sa ginawa niya. You're too vulnerable, Mabel. Mahinang sabi nito at binitawan na isang kamay nito ang kamay ko. Napapikit ako ng padaanan ng daliri nito ang pisngi ko na parang may natirang bakas ng luha doon kaya pinunasan niya. Lalo na kapag umiiyak ka. Bumuntong hininga ito kaya napadilat ako. Kagat-kagat niyang ibaban labi habang nakatitig sa akin. Hindi ako makapagsalita o mas tamang sabihing wala akong mahagilap na kahit na anong salita. Ang alam ko lang ay nakakabing niya lakas ng tibok ng puso ko. Unti-unting bumaba ang tingin niya sa mga labi ko. Napalunok ako at napatingin din sa labi niya. Bagay itong nakaawang at napansin ko rin ang pagtaas at pagbaba ng Adam's apple niya. Nang ibinalik ko ang tingin sa mga mata niya ay nakatitig na pala siya sa akin. Uminit ang pisngi ko. Huling-huli niya akong nakatingin sa mga labi niya. Nag-iwas agad ako ng tingin pero bumaba na ang kanyang kamay sa leeg ko at maya-maya naramdaman ko na ito sa bato ko. Nanlaki ang mga mata ko at napaawang ang bibig. Alam ko na ang susunod na mangyayari. Gaya ng inaasahan ay kinabig niya ako palapit sa kanya at inabot ang labi ko. Napapikit ako ng mariin at naramdaman ang mga labi niya. Lalong lumakas ang tibok ng puso ko. Napadilat ako nang iwanan niya ang labi ko at pagdikitin ang aming mga noo. Sa puno ng dalawang kamay niya ang mukha ko at ramdam na ramdam ko ang paghinga niya sa aking mukha. Bumaba ulit ang kanyang mukha at muling nagdikit ang aming mga labi. Don't you dare cry. Nagsasalita siya sa pagitan ng mga halik. In front of other guys. Nang matapos siyang magsalita ay akala ko'y tapos na. Dumilat ako at nakita ko ngumisi siya. Naginit ang mukha ko lalo na nang kagatin niyang ibaban labi. Itutulak ko sana siya dahil sa panunokso niya pero nagulat ako nang tinagilid niya ang kanyang ulo at hinalikan ulit ako. This time, mas malalim. This time, mas nakakawala ng ulirat. Mas nakakabaliw.
Kinabukasan ay sobrang aga kong nagising kahit wala namang pasok. Hindi ko maintindihan pero parang nahihiya ako makita si Darius. Uminit agad ang pisngi ko nang maalala ang mga nangyari kagabi sa tabi ng pool. Napapaypay ako sa sarili at huminga ng malalim bago lumabas ng kwarto. Magluluto ako na maaga para makapagkulong sa kwarto maghapon. Nasap ako ang sarili dahil sa kung ano-anong pumapasok sa isip ko. Ganito ba talaga kapag in love? Nakakatuliro pala. Para akong timang na sumisili pa kung may gising na bago dali-daling dumiretso sa kusina. Nakahinga ako ng maluwag na makapasok doon. Itinali ko ang buhok ko pataas at nagsimula ng kumuha ng mga pwedeng lutuin sa ref. Bising-bisi ako sa pamimili ng lulutuin na biglang may magsalita sa likod ko. Morning. Malamig na bati ni Darius. Sa gulat ay nabitawan ko ang mga frozen meat na hawak-hawak ko. Agad ko isinarado ang ref at isa-isang pinulot ang mga iyon. Narinig ko siyang umisi at nakitulong din sa pagpupulot. My princess? Tumindig ang balahibo ko sa itinawag niya sa akin. Tumayo na rin ako at tumikim. Lumapit ako sa sink at hinugasan ang mga frozen meat. Parang umurong yata ang dila ko at bigla ko natameme dahil sa itinawag niya sa akin. Sumandal siya sa lababo at humalukip-kip. Pinapanood ako sa ginagawa ko. Pinipilit kong hindi siya tingnan dahil bigla ako na conscious sa itsura ko. My God, Mabel, kailan ka pa nagkaganyan? Sigaw ng utak ko. Hindi ako nakatiis dahil kitang-kita ko ang titig niya sa akin. Sinuliyapan ko siya. Hindi ka pa ba aalis? Tanong ko. Kaya nga ako gumising na maaga para makaiwas sa kanya tapos babantayan niya pa ako sa pagluluto. Bakit naman ganun, Lord? Umiling siya. I'm staying here. I'll watch you cook. Sabi nito na nakatitig pa rin sa akin. Napanganga ko at hindi makapaniwalang tinignan siya. Mukhang aware naman siya sa pagkailang na nararamdaman ko kaya sinasadya niyang titigan ako. Sinimangutan ko siya at agad na nagpunas ng kamay bago siya lapitan. Halos kaladkarin ko na siya palabas ng kusina. Hinding-hindi ako makakapag-concentrate sa pagluluto kung panonoorin niya ako. Natatawang hinawakan niya ang kamay kong nakahawak sa braso niya dahil hila-hila ko siya palabas. Wait, wait! Hindi ako manggugulo. I will just sit there and watch. Hindi nga pwede. Pilit ko pa rin siyang hinihila palabas. Tumawa ulit siya. Why? Am I distracting you? Natatawang tanong nito. Umikot ang mata ko sa tanong niyang obvious naman. Labas na nga sabi eh. Dami-dami pa sinasabi. Nakakunot ang noon na sabi ko. Umiling naman siya at akala ko ilalabas na pero laking gulat ko nang itulak niya ako sa pinto kaya napasandal ako doon. Agad naman siya lumapit at itinukod ang kamay sa gilid ko. Darius! Shhh! Pinatigil niya ako sa pagsasalita gamit ang kaliwang hintuturo niya. Ang kanan niyang kamay ay nasa gilid ko kaya wala akong kawala. You'll wake them up kapag nag-ingay ka pa. Mahinang sabi nito na napakalapit ng mukha sa akin. Napalunok ako at ibinaling ang mukha sa kaliwang side. Narinig ko siyang humalakhak. Kunot noong binalingan ko ulit siya. Aga-aga, napakapiliw. I missed you. Malambing na sabi nito kaya nagtindigan lahat ng mga balahibo sa katawan ko. Pakaramdam ko ay namamanhid na ang mukha ko dahil sa hiya. Pinilit kong tumawa para mapagaan ang usapan. Paano mo naman ako mamimiss eh? Magkasama lang tayo. Kagabi. Nautal ko sagot. Tumawa siya ng mahina. Nakakapangilabot na makita siyang ganito. Hinding-hindi yata ako masasanay sa mga ngisi at halakak niya. Don't say that again, princess. Baka isipin na makakarinig. We spent the night together. Nalaki ang mga mata ko sa sinabi niya. Ano? Pero wala naman akong pakialam sa sasabihin nila. Basta alam kong malinis ang konsensya ko, no? Napayuko siya at tumawa. Hindi ako mapakali lalo at nararamdaman ko ang hininga niya sa leeg ko. Nakakapanindig balahibo. Nang tumigil siya sa katatawa ay nag-angat siya ng tingin sa akin. Tinaasan ko siya ng kilay. Ano ba yung tinatawa-tawa mo dyan? Umiling siya pero nangingiti. You're so cute, Mabel. I could spend all my free time teasing and kissing you. Seryosong sabi nito at tumitig ulit sa mga labi ko. Parang tinatambol na naman ang puso ko sa lakas ng tibok nito. You're really pretty, inside and out. Masayang sabi nito at inilagay ang mga takas na buhok sa gilid ng tenga ko. Hindi ako makakahinga sa paraan ng pagtitig niya sa mukha ko na parabang kinakabisa ang bawat detalye nito. Masuyong hinaplos niya ang labi ko kaya lalo akong napasandal sa pinto.
Bingin-bingin na ako sa lakas ng tibok ng puso ko dahil sa ginagawa niya. My God, I am going to be the first and last person to kiss these lips. Mahinang sabi niya habang hinahaplos ang ibabang labi ko. Ibinalik niya ang tingin sa aking mga mata at automatic na napapikit ako nang bumaba ang mukha niya. I am not doing it. Rinig kong sabi nito. Agad na napadilat ako at ngumisi siya. Naginit ang ulo ko at naiinis na itinulak siya. Sabi nga dyan, magluluto na ako. God, you're too impatient. Kumalakak ulit ito, kaya lalo ko lang siyang itinulak pero masyado siyang malakas at hinawakan ang dalawang kamay ko at saka idinikit sa dibdib niya. Darius! Napatigil ako nang bigla niya akong hinalikan. Mababaw at mabilis lang iyon pero parang inaapuyan ang pisngi ko sa sobrang init nito. Cook well, princess. I'll let it pass now. Sabi nito at agad nang lumabas sa kusina. Bumuntong hininga ako at napahawak sa mukha ko. Ramdam ko pa rin ang init nito. Ilang sandali pa bago ako nakagalaw para ipagpatuloy ang naudlot na pagluluto. So how's your exam, kids? Tanong ni Sir Mark nang kumakain na kami ng almusal. Nakatingin siya sa akin kaya ako na ang unang sumagot. Okay naman po. Sa math lang po medyo hindi ko sigurado. Napangiwi ako. Narinig kong tumawa sa Ma'am Carla. Takang napatingin naman si Sir Mark sa kanya. What's funny, wifey? Umiling naman si Ma'am Carla pero natatawa pa rin. Wala, hobby. Naalala ko lang nung high school ako. Napatayo ako ng teacher ko dahil nakatulog ako sa klase niya. Sorry pero nakakaantok naman kasi talagang math, hobby. Tapos lalo siya nagalit kasi nung naalimpungatan ako about sa science ang naisagot ko sa kanya. Natatawa ang kwento nito. Nakita kong ngumuso si Sir Mark at pilit na pinipigil ang mapangiti. Tumikim pa nga ito. Nakakahawa ang tawa ni Ma'am Carla kaya natawa na rin ako. Mukhang marami itong naging kalokohan noong bata pa. Math is the most interesting subject for me. Right, Darius? Singit ni Kuya Aaron. Napatingin naman ako kay Darius at nasurpresa pa ako nang mahulo siyang nakatitig sa akin. Kumunot ang noon ni Kuya Aaron nang hindi ito magsalita at nanatiling nakatitig sa akin. Tinaasan ko siya ng kilay pero nangingiting umiling lang ito at nagpatuloy sa pagkain. Tiningnan ko ang katabi nitong si Daniel na tahimik lang din at mukhang may malalim na iniisip. Kayo, Kambal, kumusta ang exams niyo? Tanong ni Ma'am Carla. It was fine, me. Simpleng sagot ni Daniel at ipinagpatuloy na ulit ang pagkain. Eh, ikaw, Darius? Tanong ni Sir Mark. Pero ilang sandali na ang nakalipas ay wala pa rin ako naririnig na sagot. Napatigil ako sa pagsubo dahil naramdaman ko na naman ang titig niya sa akin. Kumabog ang dibdib ko lalo na nang ibaling ni Ma'am Carla ang tingin niya sa akin. Pagkatapos ay ibinalik ulit kay Darius. Darius! Medyo malakas na ang tawag ni Ma'am Carla kaya napakurap ito. Nag-init ang mukha ko lalo na nang umisi si Kuya Aaron at umiling. Mom? Tanong nito. Kunot-noo din siyang binalingan ni Daniel. Tinatanong ka ng daddy mo kung kamusta ang exams. To lalaki, sino ba tinitingnan mo? Ako ba o itong si Mabel? Magkatabi lang kasi kami ni Ma'am Carla. All's well, dad, mom. Tingin ko'y magiging okay naman yung results. Sagot nito at sumulyap na naman sa gawi ko. Anak ng teteng Darius, umayos ka nga. Pinandilatan ko siya at nakita kong umuso siya para magpigil ng ngiti. Katakot-takot na irapang ibinigay ko sa kanya nang magtama ulit ang aming paningin. Dalawang araw na walang pasok dahil weekend at sa Monday ay simula na ng finals. Excited ako at medyo kinakabahan lalo sa algebra. Hindi ko tuloy mapigil ang isipin kung magagamit ba iyon kapag nagtatrabaho na. Magagamit naman siguro. Bulong ko at inangat ang skimmer net na ngayon ay may lamang tuyong dahon. Nagpa siya kasi ako maglinis ng pool dahil wala naman akong magawa at katatapos lang din ang exams. Muntik na akong mapatalon sa pool dahil biglang may humalik sa pisngi ko mula sa likod. Nanlalaki ang mga matang hinarap ko siya. Darius! Saway ko sa kanya at nagpalingalinga sa paligid. Tinitingnan kung may nakakita ba sa ginawa niya. Nang wala akong makita ay hinampas ko ang dibdib niya. Hinuli naman niya ang kamay ko at kunot noong nagtanong. Why? Inosenteng tanong nito. Tumaas naman ang kilay ko. Bakit mo ginawa yun? Ang alin? Maang pa rin ito. Itinuro ko ang pisngi kong ninakawan niya ng halik. Yung kiss? Bakit mo ko hinalikan nang hindi ko alam?
Tumaas naman ang kilay niya tumalukip-kip. What's wrong with that? Couples usually do that. Ginagawa rin yun ni Daddy kay Mommy. Paliwanag nito. Huminga ako ng malalim. Kaya ginaya mo? Tanong ko. Nope. Iling nito. I wanna do it. That's why I kissed you. Sabi nito at nag-iwas ng tingin. Pero dapat ginagawa lang iyon kapag wala ibang tao sa paligid. Paliwanag ko. Pakiramdam ko ay bata ang pinagsasabihan ko at kailangan pang detalyado lahat para mas maintindihan nito. Nakita ko luminga siya sa paligid at hinarap ulit ako. But no one's watching us. Parang proud pa na sabi nito. Oo nga, wala ngayon. Pero kanina hindi mo naman siya na kung mayroong tao o wala. Umirap ako at natigilan na makitang nakatitig na naman siya sa akin. Bakit? Tanong ko. What's that? Turo niya sa mukha ko. Napahawak naman ako sa mukha ko. Iniisip kong may dumi ba ako doon. San ba? Tanong ko at kinapa ulit ang pisngi ko. Lumapit naman siya at itinuro ang sinasabi nito. Here. Napapikit ako sa bilis ng mga pangyayari. Hinalikan niya lang naman ako ng mabilis sa labi. But no one's watching us. Nakangising sabi nito at mabilis na tumakbo, papasok sa loob ng bahay. Darius! Sagaw ko at nagpapadyak sa inis pero likod na lang niya ang nakita ko. Lunes ng umaga, inadatan ko si Darius na naghihintay sa sala. Nasa lubong ko kaagad ang titig niya at hindi nakaligtas sa akin ang paghagod niya ng tingin mula ulo hanggang paa. Napatayo siya at inalagay ang kamay sa bulsa. Hindi siya ngumingiti kaya nagtataka ako. Baka hindi maganda ang gising? Let's go. Sabi nito at nauna nang lumabas. Nang nasa pintuan na ay napahinto siya ng lakad. Bakit ka tumigil? Napalingon si Christine sa amin. Saday niya ay nakatayo na sa tapat ng sakyan nito. Let's go, Mabel. Tanong ni Daniel sa akin. Napatingin ako kay Christine na ngayon ay nakatingin din sa kanya. Tara. Sabi ko at hindi na nilingon sa Darius at hahakbang na sana palapit kay Daniel pero hinawakan ni Darius ang braso ko. Nalaki ang mga mata ko at napatingin sa kanya. Nakita kong napatingin din si Christine sa kamay ni Darius na nakakapit sa braso ko. Agad na binawi ko ang braso ko sa kanya pero hindi niya ito binitawan. Darius, ano ba? Mariimbulong ko pero hindi niya ako pinansin. Sa halip ay humarap ito kay Daniel. Sa akin sasabay si Mabel. Sabi nito at sunod na hinarap sa Christine. You can go with Daniel. Sabi niya at inila na ako palapit sa sasakyan niya. Hindi, Christine. Kay Darius ka na sumabay. Doon ako kay Daniel. Sabi ko at hinawi ang kamay ni Darius pero lalo lang humigpit ang pagkakahawak niya sa braso ko. Kunatno siyang tinignan ako. No way. Ikaw ang sasabay sa akin. Matigas na sabi niya at pinagbuksan pa ako ng pinto at siniguradong sasakay ako bago umiikot at pumunta sa driver's seat. Nang makasakay siya ay agad na pinaharurot na nito ang sasakyan. Wala akong nagawa kundi tanawin ang dalawa. Tinignan ko si Darius at parang wala lang sa kanya nangyari. Tigas talaga ng ulo. Bulong ko. What? Tanong naman niya. Tinignan ko siya ng masama at inirapan. Wala. Kumalukip-kip ako at tumarap sa bintana. Napapansin ko sumusulyap-sulyap siya sa akin. Maya-maya naramdaman ko na lang ang paglaglag ng buhok ko mula sa pagkakatali nito. Nalaglag ang pangako at napatingin sa kanya. Don't braid your hair when you're going to school. Hindi nakatingin sabi nito. Nalit ang mga mata ko. At bakit naman daw? Nakalukip-kip kong tanong. Parang iritado pa siya nang sagutin ako. I don't want them to see your nape. Sagot niya at inarapan ako. Napapailing na inayos ko na lang ang buhok ko. And please, sit properly when you're at school. Sabi nito at nakasimangot na sinulyapan ang hita ko. Let's eat lunch together. Sabi niya, matapos maipark ang kanyang SUV. Napatigil naman ako sa pagtatanggal ng seatbelt. Hindi pwede. Kasabay ko sa nasan. Sabi ko, hindi ko alam kung paano ko ipaliliwanag sa kanila dahil paniguradong magtatanong ang mga iyon. Sa ngayon ay sasabay na lang muna ako sa kanila para hindi sila makalata. And so? I can't eat with you? Kunot noong tanong nito. Bumuntong hininga ako. Paano ko ba ito paliliwanag? Hindi pa ako nakakapagsalita ay nagsalita na ulit siya. Or, Dexter, we'll be there kaya ayaw mo ako nandun. Napanganga ko sa sinabi niya at bakit naman nasama sa usapan sa Dexter? Hindi naman sa ganoon. Okay, I get it.
You don't want them to know about us. That's why I can't eat with you and your friends yet. Fine. Sabi niya at binaling ang tingin sa labas. Kinagat ko ang ibabang labi at tinanggal ang seatbelt. Umayos ako ng upo at tinawakan ang kamay niya. Sasabihin ko rin naman sa kanila. Hahanap lang ako ng magandang tiyempo. Sabi ko at pinisil ang kamay niya. Narinig ko naman siyang bumuntong hininga at sa wakas ay hinarap ako. Hinawakan ng isang kamay niya ang kamay kong nakapatong sa isa at tumango. Pati kay Luxter, sasabihin mo? Tanong nito. Hindi ko mapigil ang mapangiti. Teka nga. Nagsasalos ka ba kay Luxter, Darius? Tanong ko at tinignan niya lang ako at nag-iwas ng tingin. Mumuso ako para pigilan ang pagtawa. I don't want him near you. Sabi nito na hindi pa rin ako tinitingnan. Eh di nagsasalos ka nga. Tukso ko. Sunulyapan niya ako at inirapan. Humilig ako at tinalikan siya sa pisngi. Hindi makapaniwalang napatingin naman siya sa akin na tinawakan ng pisngi na hinalikan ko. O paano? Taks-taks na lang? Nakangiting sabi ko at iniwanan na siya. Eh di natahimik ka ngayon. Natatawang bulong ko habang papunta sa classroom namin. Naghihikab si Jom habang kumukuyakoy, habang sinasam at Sandy naman ay bumubungis-ngis at mukhang may kung anong pinag-uusapan. Nakangiting nilapitan ko sila. Good morning! Bati ko at ibinaba ang bag at umupo sa pwesto ko. Kamusta ang weekend mo, Mabel? Ako? Masaya. Si Sam? Super duper saya. Natatawang kwento ni Sandy at tinusok pa ang tagiliran ni Sam. Agad naman itong nagtakip na mukha pero halatang natatawa. Bakit? Ano ba nangyari sa kanya? Usisa ako. Ikinuwento naman ni Sandy lahat habang naghihintay kami ng prof. Ayon dito, ay nang magpasama si Francis na bumili ng gift para sa debut ng kapatid nito ay in-invite na rin daw siya para dumalo. Pumayag naman daw si Sam at hindi lang iyon. Nakapalagayan pa raw nito agad ng loob ang mommy ni Francis kaya buong umagang inspired ito. Napapailing ako kapag nakikita ko siyang nangingiting mag-isa. Nagagawa nga naman ang pag-ibig. Nakagat ko ang ibabang labi ng maalala si Darius at ang nangyari buong weekend. Hindi ako makapaniwala na ganun siya kalambing. Ano ba, Mabel? Mag-aral ka nga. Kinastigo ko ang sarili dahil panakanaka inaisip ko siya. Ang maamo niyang mukha, ang maganda niyang ngiti at ang mga mata niyang tumatagos sa kaluluwa ko kapag tumititig sa akin. Wala sa sariling napapaypay ako sa mukha. Kahit wala siya ay nagagawa niya pa rin mapag-init ang mukha ko. Nang mag-lunch break ay magkakasama ulit kaming apat sa isang table kasama sina Luxter at Leia. Kitang-kita ko ang masusuyong tingin ni Leia sa tuwing nakikipag-usap ito sa amin. Iniisip ko nga kung hindi iyon napapansin ni Luxter. Or sadyang kaibigan lang talaga ang tingin nito kay Leia. Bumuntong hininga ako at saka palang tinanggal ang tingin kay Luxter dahil tumunog ang phone ko. Agad na binasa ko iyon at galing kay Darius ang message. You should stop staring at other guy when your boyfriend is around. Kumunot ang noo ko at iginala ang paningin sa loob ng canteen. Napasingap ako nang makasalubong ko ang titig niya sa di kalayuan sa table namin. Napalunok ako. Nanliliit ang mga mata niya habang nakatitig sa akin. Yumuko ako para mag-type ng reply. Si Luxter ba? Hindi ko naman siya tinititigan eh. Tiningnan ko ulit siya at nakita kong yumuko siya para siguro basahin ang reply ko. Napangiti ako nang kumunot ang noo niya pagkabasa sa message ko. Suloso pala. Nang dumating ang order namin ay nakita kong busy na si Darius sa pakikipag-usap kay Francis at sa isa pang babaeng kasama nila. Kumunot ang noo ko. Sino naman kaya yung babaeng kasabay nilang kumain? Classmate? Lalong kumunot ang noo ko dahil nakataliko dito sa gawi ko at hindi ko makita ang mukha. Nang matapos kumain ang babae ay tumayo ito at nakita ko pang kumaway pa ito kay Darius. Nakita kong tumango lang sa Darius dito pero hindi naman ngumiti. Napangiti ako sa isiping hindi siya palangiti sa iba babae pero pagdating sa akin ay iba. Last period na magulat ako dahil pumasok sina Francis at Darius sa room namin. Hindi ko siya kaklase sa subject na iyon kaya nagtataka ako bakit siya nandito. Nang magtama ang paningin namin ay nakita ko kung paano siya nagpigil ng ngiti pero halata naman sa mga mata niya. Paki-occupy niyo lahat ng vacant seats dito sa harap para makaupo sa dulo yung mga makikisit and from another block. Rinig ko sabi ng prof namin. Agad namang nag-compress yung iba at pati sina Sam at Sandy ay napunta sa harapan ko at ako naman ay napunta sa dulo ng row namin kung saan ang pwesto ni Sandy.
Agad na umupo si Darius sa kaliwa ko. Amoy na amoy ko ang bango niya at hindi ko naiwasang kabahan. Napalingon na ako sa kanya na bigla siyang tumayo at inilapit ng konti ang upuan niya sa upuan ko. Napalunok ako. Mukhang hindi yata ako makakapag-concentrate sa lesson ngayon. Mad pa naman ito. Nagulat ako nang ilapag niya ang notes niya sa table ko. Takang napatingin naman ako sa kanya. Read it. Kunot ang noong sabi nito kaya agad kong binuklat ang notebook niya at binasa ang nakasulat. Sit properly, Darius. Agad na napaayos naman ako ng upo at dumikwatro para hindi masilipan. Narinig ko ang buntong hininga niya at agad siya dumukot sa bulsa at iniabot sa akin ang panyo niya. Naiyang kinuha ko iyon at inilagay sa kandungan ko. Buong period yatang wala ako sa sarili dahil sa mga titig niya. Paminsan-minsan ay sinasaway ko siya sa pamamagitan ng pagsusulat ng mensahe sa notebook at pinapabasa sa kanya. Nang matapos ang klase ay tumayo na ako at ibinalik sa kanya ang panyo niya. Kinuha naman niya iyon pero nagtagal ang kamay niya sa kamay ko. Nalaki ang mga mata ko at pinandilatan siya. Nakita ko lang siyang umisi. Kung hindi pa tumikim si Sam ay hindi pa kami magbibitaw ng titigan. Uminit ang pisngi ko. Una na kami, Mabel? Mukhang hindi ka nasasabay eh. Nakangising sabi ni Sam at napasulyap kay Darius. Oo. Sige. Sunod na rin ako. Sabi ko at nagpaalam na sa kanila. Nang makalabas na halos lahat ng mga classmates, ay nauna na akong maglakad palabas at para ako na kuryente nang hawakan ni Darius ang kamay ko. Nalalaki ang mga matang napatingin ako sa kanya at napalinga sa mga classmates kong naguunahan na sa paglalakad sa corridor. Darius? Why? Maang natanong nito. Pinandilatan ko siya pero hindi siya nakinig at tinila na ako pero napatigil siya sa paglalakad ng humahangos na dumating sa Francis. Napatingin agad siya sa kamay namin magkahawak. Napanganga ako at agad na hinawi ang kamay ni Darius. Hindi naman na siya umangal at kinausap na sa Francis. What is it? Tanong nito pero sa halip na kausapin si Darius ay humakbang ito palapit sa akin. Kumunot naman ang noo ko. Can you give this to Samantha? Sabi nito sabay abot na isang paper bag. Nagtatanong na napatingin ako sa kanya. Bakit hindi mo pa ibinigay kanina? Di mo siya nakita sa kantin? Tanong ko. Nagkamot siya ng batok. Nakita? Nahiya lang ako ibigay. Sabi naman nito. Ngiting-ngiti ako nang kunin ko ang paper bag sa kanya. Tutuksuin ko pa sana pero agad nang lumapit sa Darius at tinawakan ang kamay ko. Let's go. I know you're hungry. Sabi niya at hindi man lang nagpaalam kay Francis. Binawi ko ang kamay ko nang makita mga estudyante ang nakatambay sa labas ng room at mukhang naghihintay ng susunod na prof. Bakit bang sungit mo? Tanong ko nang makalampas kami sa mga estudyante iyon at nakalagay sa bulsa ang isang kamay niya at ang isa naman ay nakahawak sa strap ng bag na nakasabit sa balikat nito. You're pretty close to other guys. I don't like it. Prangka ang sagot nito. Natawa ko kaya lalo siyang sumimangot. Inabol ko siya at kumapit sa braso niya. Napatingin naman siya sa kamay kong nakakapit sa braso niya. Ginitaan ko siya ng matamis. Gaya ng nakagawian ay dumaan muna kami sa mga cart sa gilid ng school para magmeryenda. Parang wala siyang pakialam kung may nanonood man sa amin habang sinusubuan niya ako. Pinipilit ko namang dumistansya ng konti pero lalo siyang dumidikit. Napabuntong hininga ako nang nakapasok na kami sa sakyan niya. What's that for? Tanong naman ito habang inilalagay ang bag sa likod. Ang dami kayang tao kanina dun. Tapos, ang PDA mo? Tinig na naman niya ako at tinaasan ng kilay. And so? I'm with my girlfriend and I don't care about their opinion of us. Sabi nito. May kung anong humaplos sa puso ko dahil sa sinabi niya. Kahit na, katulong niyo lang ako. Tanong ko. Umayos siya ng upo at inabot ang kanang kamay ko at ikinulong iyon sa dalawang kamay. Is that what's bothering you? Tanong nito. Napalunok ako at nag-iwas ng tingin. Naisip ko lang kasi na baka husgahan nila ako kapag nalaman nilang tayo na. Baka kasi, alam mo na, tapos mag-iba yung tingin nila sa'yo dahil sa akin. Pag-amin ko. Yumuko siya at tinitigan ang kamay kong nakakulong sa mga palad niya. Maya-maya hinalikan niya iyon. Nakatingin lang ako sa kanya habang ginagawa iyon. People will always judge you, even if they don't know you or your story, Mabel. Kahit anong gawin mo, they will still judge you. It will always depends on how you are going to take their judgments. And, like I've said, their opinion of you or us don't matter. Ikaw lang.
You're everything that matters to me now, Mabel. Parang maiiyak ako sa mga sinabi niya. Hindi ko akalain na naiisip niya mga ganitong bagay. Akala ko ay ako lang. Hinalikan niya ang kamay ko. Kinabig akong palapit sa kanya. Parang bulang naglaho ang mga pangamba sa isipan ko. Stop overthinking things, okay? Sabi niya at isinigsik ang ilong sa buhok ko. Tumango ako at kumala siya sa pagkakayakap. May kinuha siya sa likod ng sakin at ibinigay sa akin. Nagulat ako at napatingin sa kanya. Para sa akin? Tumango siya at ibinaling na ang paningin sa harap. Napatingin ako sa tatlong tangkay ng red roses at isang maliit na bear na may nakasulat na I love you sa damit. Darius, hindi mo naman kailangan. Don't say anything. Mabilis na sabi nito at hindi ako nilingon. Pulang-pula ang tenga niya at may mayang hinahawakan niya iyon. Natawa ko ng mahina. Salamat dito. Sabi ko. Nagustuhan ko. Nakangiting nilungon ko siya. Aren't you going to give me a kiss? Kumunot ang noo ko sa kanya. Nag-iwas siya ng tingin at nagpatuloy sa pagsasalita. Girls usually kiss their boyfriends if they give them gifts. Right? Nakita ko napalunok siya at may ibinulong. Hindi ko alam kung mura ba iyon o ano. Napairap ako pero humilig at lumapit sa kanya. Hindi ka ba pipikit? Tanong ko. Ang init ng mukha ko dahil pangalawang beses pa lang na ako ang nauunang humalik sa kanya. Pumikit naman siya, kaya lumapit ako at inabot ang pisngi niya pero bigla siyang humarap kaya imbis na sa pisngi tumama ay naglanding ang labi ko sa lips niya. Napatitig ako sa kanya. Pilyong umuso siya para pigilin ang ngiti. Napasimangot ako at inampas ang dibdib niya pero tumawa lang siya at mabilis na hinalikan ulit ako. Napatakip ako sa bibig. Darius! Saway ko sa kanya at tinanggal ang kamay sa bibig ko para hampasin ulit siya pero ninakawan niya ulit ako ng mabilis na halik sa labi. Tumawa siya pagkatapos. You should go back to your place before I can stop myself. Bulong nito sa tenga ko kaya agad ako umayos ng upo. Napayuko ako at napatakip sa mukha. Narinig ko pa ang halakak niya bago ko naramdamang pinaandaran niya ang sasakyan. We're cool, right? Tanong ni Christine nang nasa biyahe na kami papuntang school. Darius refused to drive her, kaya wala siyang choice kundi sumabay sa akin. I guess we're okay. I answered without looking at her. Nakita kong yumuko siya at dahan-dahang tumango. Napalunok ako. It's been almost a month that I gave myself time to reflect and forgive myself for making one of the most stupid mistakes I've done in my life. I gave myself time para tapusin kung anong nasa mulan ko at ibalik yung dating ako na walang ibang gusto kundi mahalin siya na hindi naghihintay ng kahit na anong kapalit. That I'll just love her until my heart stops beating for her, until it stops wanting her. Gustong gusto kong ibalik yung Daniel na iyon pero nahihirapan na ako. I can't pretend that I'm not in love with her anymore. Hindi ko na yata kaya. How are you? Nagulat ako nang bigla siyang nagtanong. I'm doing great. How about you? Tom Daniel, you're just so great at lying. How's Sophie? She asked instead. What about her? Tanong ko. I had no idea why she had to ask me about her classmates. You were with her since yesterday, right? I was surprised that she knows about my whereabouts. Should I be proud? Dream on, Daniel. Of course. Girls talk a lot of stuff. And maybe that's one of those. Yeah? I simply answered. I really don't know why we have to talk about other people. Do you like her? So there. Gusto niyo lang malaman kung anong tingin ko sa classmate niya. Maybe Sophie asked for her help to get into me. Not bad, Prometheus. I answered. Ganun ba ako kawalang kwenta para ipamigay mo lang sa kung kani-kanino? I saw her nod. Or maybe you want me to court her. Just like before. Pinapormahan ko lahat ng babaeng kinainisan mo and then I will break their hearts and let them suffer. Did you two fight? Do you wanna teach her some lessons? She didn't answer so I asked again. I know what she's up to. You want me to chase her? Make her fall in love with me and then break her heart? Hindi bali masaktan na lahat, wag lang siya, di ba? Napakagago mo, Daniel. Umiling siya. No! Then what? Iritado ko ng tanong.